magandang araw sa inyong lahat. I-update lang natin itong trabaho natin ngayong araw kasi para makita na rin ang mga nagpagawa sa atin, ang mga customer natin. Kasi hindi nila alam ang sitwasyon na siya sa kanila. Wala na kinalala dyan. Ito kay Sir Montilla Capis. Bali, araw ng Huwebes at Bernes, nag-schedule ito sa upholstery. Ayan, halos 80% na. Patapos na ito. Bukas, Huwebes, dalawa sa upholstery. Tinubit na rin natin lahat ng mga gauges niya, nakatabit na lahat dyan. Upuan ito, seatbelt, handbrake, nakakabit na lahat dyan. Kailangan natin upuan, gawa ng madudumihan. Ang upuan ito, two-seater sa harapan, nilaban na. Para pagkatapos ang upholstery, ilalagay na natin. Kumbaga, yung upholstery, yung two-seater kasi pag hindi mo nilabag, tinabit mo ka ayan, madumi siya. Kaya wala upuan yun, nandun eh, nilabag, pinapatiyo na lang. Okay, malapit na tayo rito, halos 80% na. Ayan, ang bapit ito, halos kapos na. Mamaya, alalagyan na lang natin ang premium. Okay, ayan. Dito na natin yung dito na natin yung bundaran na taas mo po, dali. Papakita namin sa video kung paano yung Ega, yung magpilis mo, tumakad na naman eh. Ryan, pinunarin mo ha? At yun yung teknikan. Okay, hawak mo. Ganyan. Ganyan, hawak mo pa ganyan. May alon ilalim. Para dumiretso yan, gagawin yan. Ayan, hindi diretso, hindi pantay-pantay ito eh. Kasi binali lang natin ito. Baliktad. Dito sa labas ko, kontrahin yan. Ito ganyan. Dito naman sa loob, ito. Bumuldurahan yan, yan. Nakita mo, magkakaroon ng guhit yan, hindi diretso na siya. Mas madali ito kasi sa buldurahan muna bago may kabit. Bakit? Depende naman sa nagagawa kung ano gusto niya. Maganda kapag may ganito, matigas yung aero. Tsaka maporma. Yung salamin, lumulubog parang original. Magka ganyan, mag-dress mo. Pag nag-chinchil ka, huwag papatlang-patlang, dapat dikit-dikit. Kasi magkakaroon ng pagitan. Dapat pag chinilit mo yung bundura, isang guhit lang. Pag nag-chinchil ka ng chinchil, lulundag ka. Ay doon nagkakaproblema, parang pinahin, napakapangit. Pagka ganyan,
Isang guhit lang yan, malinis tingnan. Malinis tingnan yan, para iginuhit lang yan. Yung dulo ng daliri mo, ha? Mamaya, kulay talong. Palitan natin. Tumatagbo, magaan. Palitan natin yung bigat. Pagka magaan, pati ka masasaktan. Pag mabigat, matatag yan. Walang talbog yan. Yan. Oh, balita. Tama. Dito muna natin para may guide tayo. Dito tayo. Gamitan natin ito. Ang tanong mo kami na yung ganun. Ito paano? Bakit ito? Bakit ba nagkaroon ng ganitong design? Yan. Kasi pagka may ganito malaking bagay, tumitigas yung aero. Kung, tsaka yung bukod siya tumitigas, kung may alon o aero, mawawala yung alon. Kasi guguhitan eh. Kumbaga, pag ginuhita mo, tutuwid siya. Kaya yung may alon man yan, mawawala. Kakainin ito. Ayan, parang ganito yan. So, ginawa natin ito sa design ng gas tank. Sa gas tank, kinuha ito eh. Yung mga military truck. O yan. Para makakita nila kung paano nagawa ito. Ito. Fabricate natin ito. Bukod pa rito ito. Pangkwan din ito eh. Pantanggal ng mga kwan. Ituturo din natin mamaya ito. Ito muna tayo. Dalawang puli lang naman ito eh. Dalawang puli. Hindi sila magkatapat. Bali magkalihin siya ng konti. Kasi pag magkatapat, guguhit lang yan, hindi magkakaroon ng emboss yan. Alam nga, lihis na ang kaprasong-kaprasong. Pag lumaki naman, mahala yun. Dapat ang kuwan yan, halos 1-8 lang. Yung lihis ng burog ng tuli. Ayan o, tuli. Tapos ito pang pandiin niya para magkaroon ng design. Pero may isa na tutorial dito. Karamihan dito, mga kano. Dati, kinakamay lang namin to. Pag kamay, masakit sa kamay. Ang ginawa ko, nilagyan ko ng wrench na isa para malagyan natin ng ratchet. Hindi ka masasaktan, hindi masasaktan kamay mo. Ayan. Unang pasada, mababo lang. Pwede mo muna sa dito para lumalo na yan. Yan mo, apakagaan kasi may ratchet. Dahan-dahan lang. Para lang sila naninigar nyo dyan, no? Sino mo, iero? Pag meron niya, tumitigas ang iero, oh. Ayan, oh. Ayan, oh, makape, oh. Tumitigas ang iero. Pero pag wala niyan, malambot yan. Ayan, oh. Tunod to agad, oh. Kaya advantage ito, eh, pag may ganito. Kung gusto nila ng mas malalim, ayan, oh. Pag mas malalim, gusto nila, ulitin nila. Kailangan yung unang pasada nito, huwag mo masyado higpitan. Kailangan makapag-linya ka muna kasi pagka higpitan mo kaagad, at mayroong problema konti, hindi mo na makuulit. Kaya kailangan dyan, unang pasada, magunita mo muna siya. Habang lumalalim ang pag-inboss niya, lalong gumaganda yan. Ganun mo, lalo siya lumalalim pagkakainbos niya, pagka inulit mo pa siya. Okay, ngayon ito naman. Ang
kapal na pwede mong gamitan ito ay 0.8. Karamihan sa player ng owner 0.8. Pero ako hindi gumagamit ng 0.8. Bakit? Eh paano madali matanggal ang welding kasi manipis. Ang ginagamit natin pag tayo 1.0. Una, hindi masyadong masarap welding kasi medyo makapal. Pangalawa, hindi siya madaling matanggal ang welding kasi makapal. Pag nakakita kayo ng ganitong masyadong maganda yung pagkaka-flaring na ganyan, masyadong malalim, malambot ang iyero nun, manipis. Pag medyo ganito ang forma niya, ibig sabihin, makapal ang iyero. You know? Ito naman, kaya natin ginagawa para matuturo iba. Kasi, alam mo na, pero may sa mga probinsya, bakit ikaw nagaganon? Para matuto sila. Para maraming makaalam, maraming matuto. Yun lang naman ang intention natin dito. Dito naman tayo sa Kwan, sa English Mill. Ito bigat na ito, pambender ng tubo. Pambender ng tubo na GI. Ang kayang benderin dito ng tubo ay 3-4 tube. Manual lang yan. Manual lang yan. Okay, dito muna tayo sa... Dito muna tayo sa English Mill. Bago natin ipakita ito, bugbugin muna natin iyero. English Mill. Ginagamit natin yung mga bangga. Ito ah. Isarain nyo muna iyero. Ayan, sumira po na. Papasadahan natin sa English Mill. Para ito, pawala. Ginagamit ko ito sa mga pender ng jeep. Yung sa gilid, sa liberan nyo yun. Kung tawagin natin sa ako yun, kasoy. Kasi hugit kasoy. Tama yun, kahit bugbog na bugbog ang kasoy nyo, huwag lang yung nagpatong-patong na pilpe. Pero kung alon-alon at mga tama na ginto, kayang-kaya yun. Ayan ang mga pupe, oh. Kita naman yun, oh. Ayan, oh. Tinalo ko siya. Padadaan na natin sa English Wing. Pabalik-balik lang yan, para ka lang naglalaro, oh. Meron pang pwede lagyan ng goma rito para yung iyero niya, kung gusto mong bumilog po pwede. Alam mo, diretso, gusto mong mag-carb. Ito lalagyan ng goma rito. Eh, dito muna tayo sa mga kupe. Tama-tama ito sa mga rasoy, mga pagyan ng iyero. Hindi ka naman mga problema sa mga kupe-kupe ng iyero. Eh. Dito lang, maglalaro ka lang. Oh. Wala na. Wala na yan. Meron man yan kapag nakapraso. Ulit-ulitin mo lang. Mawawala ng pusa yan. Maraming matututunan sa Glomax motor ang mga subscriber natin. So, isa pa lang yan. Tuturo pa natin kung paano mag-welding ng mga kwan. Aluminum. Yung tingga na ginagamit sa radiator. Panso. Stainless. Marami sila matutunan dito. Ang mukha nung nandun pa tayo sa kabilang shop, yung mga nag-aalas sa TISDA nung lumapit sa atin, ayun, naturoan ko yun. Apat yun. Kulang walang lecture pa yun eh. Yung naitatago kong lecture nung okay nag-abroad, kinuha ko na rin sa kanila, na-share ko na rin sa kanila. Yung araw kasi, walang TISDA. Hindi ka makaka-abroad kung hindi ka dadaan sa trade test. Yung araw, trade test kami eh. Pag hindi ka pumasa sa trade test, hindi ka na makaka-abroad. Bagsa ka na. Kailangan maka B plus ka o B man lang. Pag pumasa ka ron, pwede ka nang umabroad. Pero hanggat hindi mo na itapas yung trade test, hindi pa pwede, hindi ka makakaalis ng bansa. Sa trade test naman, hindi pa pwede, ako lang. Kailangan sa jury, may alam ka rin. Eh, wala namang panong araw, wala namang... Hindi ako marunong, walang cellphone nun eh, pang internet wala. Kaya hindi ako makakapag-usip. Kaya ang ginagawa ko, marami naman sa pinag-aralan ko, automotive. Tapos si welding, hindi masyadong pan eh, mas iba. Experience nila sa welding, nililis ako. Siyempre, wala tayo cellphone, hindi ako makapag-research eh. Eh ngayon, madali eh. Hanapin mo lang sa cellphone, nare-research na muna eh. Diba? Eh no, hindi. Kanya-kanyang sikap. Kaya ako nang puro lecture. Lecture ako, lecture. Eh, inipin ko sa isang libro, maliit yun. Sabi ko, ito, kung totoo yun, isang librong maliit, walang bagay eh, pero sa akin, malaking bagay yun kasi nandun lahat yung pambuhay sa pamilya mo eh. Yung minahal ko yun, yan, hanggang sa yan, lumaki. Ibang bahagi natin ngayon sa iba yun, para sila naman ang magtuloy. And ito pa si Sir Arvin. Sir Arvin ng Italy. Yan.
Sana. Papalitan ng mga tie rod end. Tinanggal na namin lahat. Yan, palit bearing sa likod. Oh, maganda yung nakikita ni sir na inaayos natin lahat. Yan, palit bearing yan. Yan. So, para at least nakikita ni Hinihimay. Ayan, naayos yung mga lugtungan. Skirt na may bago. Bagong fiber na yan, no? Nakikita na. Inaayos yung mga lugtungan. Nakikita niyan, no? Ayan, bagong fiber na yan. Ayan, suspension, no? Tinanggal ang swing arm. Papalitan ng mga bushing ang swing arm niyan. Yan, ayan, no? Para wala langit-ngit. Ayan, tinanggal na. Halos-halos na ubos na. O, di ba? Lahat? O, hinihimay talaga natin lahat yan para walang maging problema. Kasi ang suspension, pag hindi mo hinima yan, at lumangit-ngit yan, hindi mo makikita yung sira niyan. Eh ngayon, nahimay na namin, kita na kagad yung papalitan ko. Ano? Palit ng tire din, palit ng bushing ng swing arm, palit ang isang ball joint. Yan. Ito, nag-upisa na to. So, bukas, tatapusin ko na to. Ito, paada rin lang namin isa kasi dadali sa bukas yung sa upholstery. Kaya, bukas na sa upholstery niyan, ngayon, dito naman tayo pupokus. Dito. Tatapusin natin ito. Sinabakos ko yung mga kanyan. Yan yung pag-aaring. Tapos, bukas, baka tanggalin natin ako ito. Tugo. Tatanggalin ito. Kasi babupingin yan eh. Babupingin. Ibababa natin yan. Pwede naman dyan. Pwede dyan, pwede sa baba. Kaso pagka nandito sa loob, hindi madudugot yung mga nakatago. Kaya mas maganda rito, babapingin mo siya na ang nakababa. Nasa baba. Kaya mas maganda rito, pag nagpintura, tanggal to. Pagka hindi mo tinanggal to, yung pintor, ganun din. Hindi rin madudugot yung mga loob-loob. Ito ngayon, hindi ko siya mahihipo ngayon kasi nga, lalagyan ko muna ng preni yung isa. Kasi, dadali sa upholstery. Pagkatapos nun, okay na. Dito na tayo. Tuloy-tuloy na tayo dito. Kasi ito na kayo sarang kasunod eh. Ang ehe, papalitan natin ang oil seal saka yung bearing sa likod. No? Tapos sa suspension. Suspension, palit ng tire ng isang ball joint sa kaliwa kasi kalog. Tapos, anim na tire, kundi ako nagkakamali, anim na tire and ang papalitan natin dito sa pinan niya. Sa kan. Dito sa harap. Ayan. Pati yung pitman arm nito eh. Pati pitman arm yan. Palit. Kaya ang mayari dito, kakunti na lang makikita dito eh. Halos po yung lahat eh. Yung kasi gusto ng mga nagpapagawa, kailangan detalyado. Hindi yung kwan. Para nakikita nila yung mga pinarabaho. Kailangan ipapakita mo yung detalyado yung ginagawa mo. Para at least. Kailangan kasi yung pagpapagawa, dokumentary eh. Hindi ko pwede dyan, i-gagawin mo na lang. Kasi yung iba dyan, ipapakita, yari na. Hindi alam nung may-ari. May problema ng mga, hindi alam nung may-ari, problema ng mga kwan. Yung kasi ka na binili nila. Ang kapal na lang bumper ni sir, ha? Kapal ito ay 2.5 mm. Magkapal to. Kaya ito ginagamit natin kasi magpupulol tayo sa dugtungan. Ang kagandahan ng makapal, correct na masin nilang kakainin kasi hindi siya napilipit. Pagka, pag kinuwan mo, pag ipinulol mo. Pagka kasi galvanized, pag i-weld din yan, magkaka, puro alon yan, ang mayari, hahabunin ng masin niya, pangit. Oto, mas mahal ito, hindi ko parang sa galvanized. Mas mahal ito ng 4,000. Kaya lang, ang kagandahan nito, hindi ka mapapayan sa customer pag ito ginamit mo kasi nga, makapal. Saka bago yan ha, bago. Hindi sapas itong flange na ito. Bago ito ha. Ito ang silinder picture ni sir ha. Meron pag ganyan. Bumutas ang motor ito yan. Meron pag light dito yan na ilalagay kabila. Kaya ako lang din sa mahipo ngayon. May ganit ko muna ako ngayon bukas na tira ako. Lalagyan ko lang ng premium. Pagagalain ko lang kasi nga,
aalis yung buo kasi, lalay dadali sa bubuan. Huwebes pala kukunin yung dadali sa poultry. 2 days sa poultry eh, Huwebes, Biyernes. Basta din po tate, mapandal ko siya para bukas, nakapokus ako dito kay Sir. Hindi kasi pwede sabay-sabay, mawawala yung focus. Nagalangin sa isa. Nalateron na yung mga kwan. Yung mga putok na iero, ayan. Nalateron na yan, mamasilihan na lang ating pintor yan. Yung nga lang, medyo matagal gawin, nakagandahan naman dyan. Hinimay mo, pulido. Mm-hmm. Oh, hindi yung mabilis tayo, mabilis nga. Eh, mintix naman. Eh, kasi sinasabi ko na tinanggal dito na ano. Magpapalit tayo ng tire rod end. Ayan. Ito, pagka maluwag ng ganyan, ang bago kasi nito, hindi mo kayang hilahin ng... Ito, daliri lang, gumagalaw. Mm-hmm. Yung bago niyan, pupuwersahin mo, itotodo mo bago gumalaw yan. Mm-hmm. Kaya ito, pagka ganyan kalambutan tire rod end, ang manubela mo, marunong pa sa driver. Dapat mas marunong ang driver kaysa sa manubela. Ito, baliktad eh. Mas marunong pa yung manubela kaysa sa driver pag ganyan eh. Para makita ni Sir na kinarabaho natin mabuti yung kanyang sasakyan. Yan. Yan yung mga kalaw, Bernardo. Dulawag, oh. Para nakita ni Sir yung kan. Gagawin sa sasakyan niya. Ngayon, anong caliper niya, no? Binaklas natin, no? Oh. Dudumi, oh. Lilinisin lahat siya, no? Dito yung sa harap eh, sa disc brake niya. Ano, binaklas isa-isa. Yun nga lang natira, halos na ubos. Pag hindi mo kasi hinimay, wala. Hindi mape-perfect. Kailangan kasi bago pinturahan, wala siya. Tapos na lahat yung under, gagawin sa under chassis. Para yung trabaho tuloy-tuloy, hindi pabalik-balik. Ayan. Makina, wala tayong problema sa makina. Walang masyadong kwarin dyan. Linis pintura lang yun, kasi maganda makina nito eh. Dito tayo sa ilalim nagkukuhan. Kasi nung kinuha natin ito, medyo may langit-ngit. Kaya pala may langit-ngit. Ayan, nakita na natin lahat ng problema. Kaya masosolve na yan. Tanggal ang problema niyan. Ito yung materialis ni Sir Ronaldo. Ito yung gagawin bumper ni Sir Ardin. Ito. Tawag ito, MS plate. Metal sheet. 2.5 mm. Bumili tayo ng isang buo pang bumper. Ayan. Ito, pwede rin gamitin si chassis ng... owner to kasi makapal eh. Ginagamit din natin si chassis ito pang repair. Pero ito, hindi pang chassis yung kasi eh. Pang bumper lang sa kanya. Tayo lang gumagamit ng ganito eh. Ganito kakapal. Tayo lang gumagamit ito. Ayan mo, tinan mo. Bago mo tayo siya, napakabigal. Ito yung sample natin eh. Ito yung sample natin. Kaya lang ito sa owner natin inalagay. Eh, pero itong kay Sir Arvin, iba design ito. May consyangrap, may fog light. Ang upuan nito kay Sir ay, yung dating upuan nito, hangit. Kaya papaltan natin ang ibang upuan, bibili tayo. Kasi pagka ikinabit natin nung dati, baka paliguan ako ni Sir sa bathtub eh. papaltan natin ang maganda para sulit yung bayad mo sa atin. Ang kulang nito, handbrake, shift belt, saka two-seater. Yan. Basta itong ligong ito, kailangan may pamili lahat yan. Ipapamili. Naka-ready na lahat yung pori. Nabato sa lahat ng pag-ilalit. Inipon na namin lahat ang bibiling. Pwari isang bilihan lang. Ayan. Okay na. Ayan. May pull bolt ka na yan. Inimation na lang yan. Eh. Ang pagkuka nito, ang pagburan niyan, bali tatlong pasada. Tatlong pasadang liha, isang flat disc na number 80. Ang pagbura nito, flat disc na number 80. Susundan natin ang number 800. 800 na liha. Pangalawang panyon, pangalawang step. Pangatlo, number 1,000 na liha. Bago magbura yung dugtungan niya. Tatlong step yan. Una, magaspang. Papino siya ng papino. Kumbaga yung una magaspang, buburahin siya ng sumunod na liha para pipino siya unti-unti, hindi pa pwedeng bigla. Yung malalim na parte hindi mahahabol. Pagka, limbawa, ang unang ginamit natin 80, lulundag ka sa 1,000, hindi pa pwede. Hindi mo mabubura yung lalim, kailangan sunod-sunod. Utay-utay, kumbaga, hindi pwede bigla.
Sa ngayon, medyo kung pantingnan niya kasi nga, nire-restore pa natin. Inaayos pa natin. Pero mga susunod na linggo, malaki na pagbabago nito. Kumbaga, sa unang paningin, medyo masakit kasi, kumbaga, sasabihin ni iba, bulok ano? Pero pag natapos yan, diyan sila makuha, sasabihin, ah, maganda pala. Pagka na-restore na. Yung may mga tama na yan, iyan ang lugar na po. Iyan lugar na medyo may damage sa masilya. Yan lang. Kaya sinisira natin yan. Ito, makinis to eh. Oh. Maganda ang yero nito eh. Oh. Maganda. Pagka nakakita sila ng ganyan, ibig sabihin, meron lugar na parting masilya na bumusa, na umangat ng konti. Yun, tinitira natin yun. Pero ito, lilihahin ang magaspang yan. Tatanggalin yan. Kaya ang ginawa ko rito sa mga dugtungan nito, ipinahukay ko. Pinalabas talaga yung pinakailalim niya, fiberglass niya. Kasi pag hindi mo hinukay yung pinakailalim niya, nagpatugan agad ng fiber, ang mayari, nasa ilalim yung problema niya, hindi mo matatanggal. Kailangan dyan, nandun ka sa pinaka-base. Parang gumagawa ng bahay, nandun ka sa puting, doon ka mag-uumpisa papataas. Pagigay ko naman eh, hindi nabibito yan kasi fiberglass yan eh. Kahit martilyo hindi yan eh, matilyo yan eh. Okay, ito nga pala ang available natin ng unit yun, Isuzu C190. At kung gusto niyo pang makita yung kabuuan, panoorin itong video na to. Open up the safe, bitches got a lot to say. Pussy in your face, gotta put you in your place. Seven letters on the plate, fuck you in the break. I got calls, I got bags, I got real estate. Bella Hadid, homie could get it. Cash, 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 bags, bag. Cash, 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 cash. Thank you na pala sa inyo lahat. Sana magkita-kita tayo sa susunod na episode. At marami pa tayong matutunan. Kung nagustuhan niyo itong video na to at marami kayong natutunan, pwede natin ipakishare at like yung video na to. Para kahit pa paano, tuloy-tuloy ang ating pwede video. Kung pa na rin, subscribe nyo na rin at hit niyo ang bell para lagi kayong updated sa susunod na video.